di hidup kita sempat bahas sepuluh sini ko atau saya tetap kita akan sedangkan di Matthew chapter 9 verse 18-26 so pesan tu serta pembahasa verse 18 atau 18-19 follow through and then we will then all together in last verse 26 di Matthew 9 verse 18 says samtang naghahambal pa si Jesus nagabot ang isa kung umala sa simbahan sa Matthew na tuwod siya kay Jesus kang nagpakituhoy ang akon anak na babae pag lang patay puro kung katuan mo siya pagtungtungin mo kamot sa iya nagatuo ako mga buwi sa iba verse 19 go kani nagtindog si Jesus ka nagukod sa iya nagukod man ang mga sumulunod ni Jesus 21 samtang nagalabat sila may babae ang palapit sa likod ni Jesus hindi niya babae pinapangguaan sa mundo susunod sa mundo sa iyo na patuloy nagunaw na siya makuha matandog lang niya ang bayo ni Jesus mag-aayon din siya Verse 23 Gani gantandog niya ang gaway-gaway sa bayo ni Jesus 22 Nag-iso ngayon si Jesus pagkakita niya sa babae ni Sin siya na hindi ka magkabalaka ang imo pagtuon ng ayos sa imo sa ngayon ng ayos siya Verse 23 Nagpadayo si Jesus sa balay sa mga dumalas pagsunod niya nakita niya na dito may mga musikero para sa lubong at ang mga tao na nag-aidahoy pa. Verse 24, ganit ang sinig siya sa mga tao ko, ang anay, pwede patay ang bata, kung yan nakulog lang, hindi kagawa nila sa Jesus. Verse 25, sa kapagwa na sa mga tao, nagsunod na yun si Jesus sa kwarto sa bata, piliyata niya ang kamot sa bata at nagbangon ini. Okay, verse 26 altogether, ang balita pa kasi na yung labnag, sa tanang ng mga sa sinahalaman. Let's pray. May malaan, salamat kids, yung kayo na pinagkagunan na sa yes. Salamat Lord God, for the day of invitation ng Amor Lord God, makatawin kami sa pulo. Sa liwat Lord God, umulog na kita ang Amor Lord God, Lord, tayang po, bakit tayang kami na sa tabang Amor Lord God, ng mga bagay sa blagan. Lord, sa Amor Lord God, batong sa inyong pulong, Lord, patawara kami, kagumpahin niyo, may kami sa kapong sa mga spirit, Lord God. Ikaw ang pamagiya, Lord God, sa akin, sa pagka, pahayag sa pangatulang na dapat ngayon ng Lord sa hindi mo. Salamat ni Lord sa inyong niya ang inyong, balik na mo, pagising ng hutong na sa Jesus niya ang inyong magluwas. Amen and amen. Magalimbag ka mga magulan. Allow me to bring the message entitled, Finding the Source to Our Request. Oh, masapuan na ito rin, istorya. Kaya samtang si Jesus, okay, nagabang ayo, nagkabawali sa puro sa Ginoon, nagkukuraso ng dalawang para sa Ginoon. May isa ka, nagkumala. A religious leader. Okay? Sa simbahan. Wala kinambal kung para sa iyo sa or kung natin sa duses siya. And then, on the way, while on the process, in tayang sa iya nga ang akong bata, ang wala na patay, kapay magkatroba, ang pangabay sa kanyang Jesus. Niya, kung kandugon mo lang siya, maayong ginama-ama, magbuhay mga akong bata. On the process na tinggol si Jesus and then, nakita natin ng isang babae, 12 years nga nag-agwasa. Ano? So, kung tulungan natin sa isang babae, di ba, sa normal menstrual cycle na supposed to be, but it becomes abnormal kung hindi yung menstrual cycle naging busing at uwi na. Tama, no? That's why, ano yung sitwasyon sa isang babae? So, kung tulungan natin, this situation, is a pagkakon desperate moment for two individuals who approach the Lord Jesus Christ. Una, itong religious leader sa simbahan, sa simbahan niya nakita niya niya bata okay, para sa pagkakon napatay na yun ng babae ni para sa pagkantos niya abnormal situation. It's a desperate moment, but we could see here, brother, four aspects wherein makita natin hindi mga tao na sa pusang sa basang ilang at pangamuyo. Amen. I'll go directly to the four principles that we'll learn, and this is part of the synoptic gospel. Makita natin ini sa mga sa para makita mo sa book of Mark, para mo sa book of John. So number one, kita natin, finding results to our request starts with finding it with Jesus.
masapuan ako din sa bakay Jesus. Just like what we did. Niyo, sa verse 18, samtang ang mga si Jesus, nagabot ang isang mga lumalak sa simbahan sa mga Diyos. Nandun siya kay Jesus. Kaya nagpakitukoy ang akong anak ko pa yung biglang napatay. Bago biglang napatay. Ah, di ba? So, wala sa mga ikagawa niya, ba? Kung hindi nagdirekta sa mga si Jesus. That's the point here, brother. Even how religious this person is, he find answer not to being a religious, not being sa iya kagalingon, not any other, but rather find it in the Lord Jesus Christ. That's why so I sabi ka to, anakagto siya kay Jesus. Ang muna sa kabuhin na ito. Kung may mga desperate moments sa kabuhin na ito, the very first step dapat ka tanuraw, find it in the Lord Jesus Christ. Amen. Eh, pakita natin di utod. Pero, nabalik ka. Pero kung katuan siya, ang tungtong ibong pamod sa iya, katuko ako na mabuhi siya. Wala sa sang iba na hindi katuan. Ikaw wala sa sang iba na statement, but faith to the person of the Lord Jesus Christ. Sang iya may cross. Eh? That's why, awag gani, kung kita natin verse 19, nagtindog si Jesus, may nabuhi sa iya, nabuhi lang ang mga sunod ng Jesus. Good seer. Amen. Sabi na ito. Masapun ako ng sabat sa atong may namungano. Buatan po. Sa atong din ng Jesus. Amen. Amen. And, makita din natin, Matthew 7:7 asks, the principle here, sa din ni Jesus mismo, kung ikaw ang kapangita, kung ikaw ang kapangatong, kung ikaw ang kapangayo, kung ikaw ang kapangita, kung ikaw ang nagkapanuntok, kung ikaw ang mabada, if you ask, you will be given. If you seek, you will find. If you knock the door will open to you. Amen. So we are given no other principle or no other formula. Why? Ask, seek, and knock it to the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Finding result for what starts with finding the Lord Jesus Christ. Ask, seek, and knock it sa Ginoo. Amen. Amen. Second point, brethren. Not only that, finding it to our Lord Christ, focusing on Jesus. Wala sa mga iba niya again tulog, but rather, kita niya ito, nag-focus ang isa ka desperado man niya tao. Sino yun eh? Isa ka babae. Ang babae, isa niya ito, babae na pinapagawa. Ginutok na during the time niya na si Jesus Christ, taong-taong-taong ginutok.
The disciples is there, people are nag-try na malabas. Kasi siya sa babae ni niya sa isip niya, matando ko lang masisiran si ni Jesus. Grabe ko ng gano'n. Grabe mo. Grabe ng mga pagturo. Amen? So, umuman, doon may mga kasaglagan isa sa atong. Number one, ano kasaglagan na doon? Huwag na doon daw. Ano? Doon. Daw. Kanya, kasi hindi. Kaya dua, distractions. Sa palibot, kakaroon niyo, hindi. Ha? Ang imo nga, kung nga disturbance sa imo nga focus. Ang mga problema, diba? Makita natin ang babae ni never deter sa iyang focus sa imo. Matando ko lang sa sira. O ngayon kaway sa bayo ni Jesus. Grabe mo na ayaw. So that's why, brother, hindi lang pag nga doon masakulat mo kasi Jesus, focus kita sa Ginoo Jesus because we will find lots of challenges kapag sa iyong babae. We will be challenged by doubt. We will be challenged by talking distance. We will be challenged by disturbance. Doon lang. May aras at deterrence sa kaatod niyang mga pagtilaw sa kapag na doon. But, ito na doon, determination on the part of the woman. Walang na-deterrence niya ang faith sa pag-focus sa inyo. Amen? That's why, brethren, nabala, nakita na ito, ang epekto na, nag-lisot na yun si Jesus. Nag-lisot na yun si Jesus. Pagkakita niya sa babae, nagsilin siya, anak, hindi ka magkabala ka. Ang mapagtuo na ayos sa imo, sa galayon na ayos siya. Nakambas ko si Jesus, anak, hindi ka magkabala ka. Bangun! Sa pag-lisot sa ibang translation, nakita natin, naman po si Jesus, sinuntandog sa akon, sinuntandog sa akon. Ano ba sa mga disciples niya? Pinuo. Sino? Tanaw na ako, matandog sa imo. Nangangangangot ka nga. Nangangangangot sa tandog sa imo. Kaya nangangangot sa ako, nagbuwa ang gabong. Na sa iba niya, part sa Synoptic Gospel. Siya yung pinuo. Kaya nagbigod pa po, hanggang ipagdanay, para makamalabot lang. Sa ato mo lang, malabot mo lang po. Yung ginutok. Natandog niya ang sinsiran sa bayan ni Jesus na tandog si Jesus na duwa ang gabong. Yeah. Kaya may tandog sa ako ng duwa. Yung pinuho, damo ka na. Yung mangkot mo sa ako ng damo na tandog si mo. Ang mo itong nabal si Jesus na pagkita isang babae niya na ginakulbaan, nagkakuro. Kaya ang bin niya, pareos mo sa iban, akigyan siya. Okay, ginakigyan siya mo, ginakigyan na siya mo. Pero sa bati ng Jesus, God gave, the Lord Jesus Christ did not talk that to correct her. But the Lord Jesus Christ automatically corrected her talk that to confusion by giving her the comfort immediately. Confused mo ba? Hindi ba si pariyos mo, kigal mo, may itandog siya, wala permiso, wala, kung natog siya. Pero ang sa bati ng Jesus, babae, anak, hindi ka magkabalaka. Do not disturb. Ang imong pagtuo na gaya sa imo, sa galiyon ng ayos siya. Amen? Amen. Grabe kapatid, tulog ko na ako. Focus on the Lord Jesus Christ. Amen? Do not doubt. Do not be disturbed. Do not deter. Okay? No distance should affect us in focusing on the Lord Jesus Christ. By the sheer determination of this woman, it touched the Lord Jesus Christ, and the Lord Jesus Christ answered her request immediately. Amen, buddy? That's why ito nung muna akong niutol, parin naman, Matthew 11:28-29, amuni, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest immediately. Ang ginambati niya rest, ang confusion niya, mismo sinang babae, kin, ito nga akong correct ng Jesus, by giving her the comfort. Amen? Comfort nila. Kasi hindi ko magkadlog. Babae, hindi ko magkabalata. Babae. Kung sa atin lang, hindi ko magkabalata. Hindi ko magkadlog. Hindi ako tigan na. Na. Tungkol sa pagtuo. Na. Tungkol sa imo na magsalig sa akon. Sa pagtuo sa akon. Okay. Mag-aayaw ka. Grabe na comforting word coming from the Lord's Church. Una, mag-aayaw sa ilang.
ang pag-ayo sa spiritual. Ikagawa ang physical. Amen? Kanabi ni itututuan. So, tanan kita, magkari sa ila, tanan niyang lumugata, kinabudaya, bahaya, kahagan niya kita sa papuhaya, comfort, or rest. Amen? Yeah, take my yoke upon me, upon you, and learn from me. For I am gentle na. Ang ikinong Jesus, trapping niya ang comforting words. Sa tanan niya kinabudayan, tanan niya mga ikapunita, sa tanan niya nagkakinulan, ulit, ang uning comforting words to express. So, come to me. Na, take my yoke upon you. Learn from me. I am gentle. Maanong Ginoo, mahumog ang Ginoo. I'm lowly in heart. Mga pinabusong Ginoo, may gumaan. And you will find rest for your souls. Amen? So importante, number one, finding okay, your souls for request, finding the Lord Jesus. Focus on Jesus. Okay, and number three, as much as possible, faith in Jesus. Diyan ka makita sa 23, nagpatayan siya sa subalay isang managmala, isang pagsulod niya. Nakita niya, ganito ang mga sigiro para ilugong. Kaya ang mga tao na nagaginahon. Ano pag yun? Verse 24, kaya na, ganit siling siya sa mga tao, buwak ano, anay, may ipatay ang bata, kundi nagkakatulog lang, inkagdawan ni Jesus. 25, isang pagwak na, sa napagwak na ang mga tao ng sulod dahil si Jesus sa kwarto, sa bata, kinuyatan niya ang kamot sa bata na nagtangon niya. Makita din natin ulit, faith in the Lord Jesus Christ ang nagbalay. Wala niya ginog yun na, ginambal sa palibot. Yung matay ang bata, ginagawa niya, hindi, ginpagwagin sa kanya. Ang nagbalay niya may otoridad sa ibalay. Wala siya nagugod sa sentimento sa iban. Sa mga nang matay ang bata, kung may nagsansa, wala. Ang ginambal niya sa verse 25, napagwag na ang mga tao. Ginpasunod niya si Jesus sa kwarto. Nakalala mo din? That's the act of faith in the part of the religious leader. Ha? Tao-tao, sasakto ng kabuhi, may mga tao ng kaupang kandawa niya sa pagtuo mo, unggang kanila sa ang bulatod sa Ginoo. Mga bagay niya, feeling nila, tama sila. Pero kung ikaw ang tagbalay, pares na religious leader, taong-taong faith in Jesus. Yung pagwa niya, itong mga tao na mga manosikiro, mga ano to, nagbaba ng biyuta, Jesus, mga niya, ipasulod niya, ipugutay sa Jesus, pasulod sa bahay niya. Kaya niya tabo ang, ginuyata ni Jesus ang mabot sa bata at nagbangutin. There is always pagkakon help and pagkakon healing. Amen? Sa atong parimalay. If we just lead the Lord Jesus Christ in our own. Amen? Ang pala natin? Ang natin yung kuchindya naman ito. So, think in the Lord Jesus Christ. Di ba, ano namin ko sa isang napatay na dimahan, bata ko? Di ba, kung na napatay, ang tatay ko yung wala siya nagkabala ko si Jarka. Wala na ako, blessed na din. Pag wala napatay, kagpo ka to, tandugan ko ako, tandugan ng bata ko, maayong bata ko. Wala, puro pagbalik sa balay. May mga samong, may mga nagapugong, may hadlaw, ano? Wala. Wala isang may nagpunta sa iya. Siya mismo ang tagbalay. Pasunan si Jesus, ipagbay itong mga samong, pinpa, tandog, bata. Yun ayaw mo si Jesus. Yan na ba natin ulit? Okay. Since God, ang balita pati si Nina kapalang sa tanan niya ng mga sa inyong mga. Okay? Now, what does it mean to have faith in Jesus? Sorry na. Number one, okay, it means a full confidence to the capability of Jesus. Amen? So, ikasarang sa ating Ginoo. Sa mga ikasarang sa mga Ginoo na. Matthew 9:28, para makita natin 29, when he had God endorsed, the blind man came to him also and asked them, do you believe that I am able to do this? Masarangan mo muna. Kapati ka bulat. Yung masarangan mo mga ayaw mo. Ang sabat sa mga bulat, yes Lord. They replied. Wala na, depende si mo na. So kung, hey, kung gusto mo na, pero wala sa, ano yun? Sigurado ikaw mga mapaayaw mo, na sabat ko mo na. Yes, kung bulak niya, hindi bulak nila pagtuo. Bulak mas kasama ta, pero magtuo nila sa Ginoon na nakita. Amen.
That's why ang unang importante makita na natin ang Ginoo spiritually and it follows our kung natin physical feelings. Makataon, makatay, makasin din ako. So, then he touched their eyes and said, according to your faith, then be done to you. Yung sabat sila sa Ginoo, bangol na kita ni Jesus, ang ilang na to, pagtuo na buong buo sa Ginoo. Amen? Pwesan ang baga, depende si Lord. Yes, Lord, lang sa nila. Yes, Lord. Yes, Lord. Kasi Ginoo, bangol sa Ginoo, pagtuo, matabuhin na. So, talagang kapatid na, hindi na itong pagbuo, kundi buunga na sa pagbibag sa Diyos sa kapatid na doon niya. Kita, okay, natagalak sa Ginoo, usang makatubo kita. Amen. Amen? So, portan, tingin na siya natin kung nanoya ang gabung sa Diyos sa kapatid na. Right? So, next, He is God. Amen? Ang Diyos, si Jesus, Diyos siya. That's why in Matthew 1:21-23, pinapayag na siya, she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus. Ang alam niya, Jesus, for he will save. Ang ingalan niya, Jesus, Savior, his people from their sins. Tingin mo, question na, Diyos ang atin binong Jesus. Amen? Na, again, he is God. So, all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet saying, behold, the virgin shall be with child and bear a son. Na ang bata, they will call his name Emmanuel. Panaking alam, Jesus, manuluwas. Emmanuel, which is translated, God with us. God just opened that door. Right? Ang manuluwas, kagang Emmanuel, opened that door. Ano si Jesus? He is God, He is great. Amen? Matthew 19:36, si pumakot siya, okay, sino manuluwas? Sino mga sarang sini? Ang sabat. Now Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God, all things are possible. Amen. Matay na itong bata, ang posible sa Diyos. Amen. Ginayon ni Jesus, ginbuhin niyang bata. Amen. Amen. Ang babae, 12 years na Diyos, na wala isang mga doktor na makasarang sa ayan, sa mga anong Jesus Christ na mag-ayos niya, instantly ba? Amen. Libre ba? Grabe. Wala ka sa mga ano ba, mga ginger oil, kung whatever, vitamins, okay? Automatic, it's about to see Jesus. Wala yung posible sa Diyos na. Because His God is great. Nothing is impossible with God. And He is gracious. Masakwa na po ng kalutoy sa Diyos. Right? 1 Timothy 1:14, and the grace of our Lord, sino na ang Lord? Jesus Christ, was exceedingly abundant, puno, it was, with faith and love which are in Christ Jesus. Ang pagtuo ka, ang pagigma ngalim sa Panginoon Jesus. Di ba ito na ito kapatid? Inintimuti 1.14 yung pahayag ni kapatid, bangod sa krasya sa Ginoo, gintagaan niya siya nagatag pagtuo sa atun. Amen. Siya nagatag sa tanatun pagigma sa amin. This is it. Oh, balang iba niya mga bangod sa imo, so hindi. Iyas ang Diyos niya. Niya makatuo ka. Yan ang tutuwa niya ka magdugma. Amen. Saan matutuod? Na? Gugma ka sa portal, na hindi naman tutuod niya magdugma. Gugma ka sa'yo magulingon. Pero matutuod niya magdugma, inikabalo ka naman sa permisyo, maging selfless, sa pagkakas naman kayo ng self-serve sa Ginoo. Amuning pagtuod at masundas. Amen? So, dapat may sinya na itong nothing is impossible. That's why we're in Jesus Christ, because He is our God, He is great, and He is gracious. Oh, sa faith Jesus resolves the following, brethren. Namakita din ako ng apat kaspeto. Kung may pagtuo kita kay Jesus, Jesus coming to our house. Amen? Jesus Christ, nagtutuo itong, nagkatos ni Jesus sa balay. Jesus coming to our house. Yan, tagaan niya, sabat, umuwangi. Jesus coming to our building. Ayaw niya. Itong bata, isang religious leader, umuwangi. Jesus coming as our Lord. Amen? To our Lord. Oh, kapatid, katakot ko na siya na natin. So that's why, sinigap ko ito, the guided. Finding the source of our request, it needs, number one, finding it the Lord Jesus Christ. No other. Second, focus sa Ginoo. Third, okay, faith in the Lord Jesus Christ. For our hope, for our help, and for our, house.
kumpleto.